ibigay kay Mommy para sa Mother's Day? Eh, ikaw naman yung babae. Ikaw mag-isip. Wow! Maganda talaga! Naku! Uy! 50 diamonds yan. Wow. Identical sa color cats and carrots. Ito ang ipamamana mo sa akin. Hindi, hindi. Ito. Pasensya ka na dito sa anak ko. Ikaw pamamana ko sa'yo. Mama, biro lang. Ayan. Ay! Yan. Ganda ng brilyo. Saan ba kaya tayo kukuha ng pera? Ikaw mag-isip niyan. Ikaw na ganun. Ay, alam ko na. Kanta? Nanginay! Uy! Nilinis na po namin yung kwarto mo! Naku, mababait ang maapok ko talaga! Oo nga po! Pati po yung labas at loob ng bintana. Nakita mo? Nilinis na po namin! Ang sisipag ng mga bata! Oo na! Ngayon, sa kasipagan ninyo, may reward kayo sa akin! Yay! Yay! 300 320 340 350. Kasya na kaya yan? Hindi ko alam, kuya. Pero mamaya, itatanong ko kay mami kung magkano yung balabal niya. Bibiruin ko siya. Sasabihin ko, bibili ko yung teacher ko na magba-birthday. Pero sana magkasya na to. Kung hindi pa, maglinis ulit tayo sa kwarto ni Lola Gelay. Ma. Oh, mga apo. Ready na ba kayo sa ikukwento ko sa inyo ngayon? Eh, ano po ba yung kakukwento nyo? Tungkol sa alamat ng brilyante. Tungkol ito sa isang ina. Dali po, Lola. Ikwento nyo na po sa amin. Oh, sige. Sa mata ng mga kalugar nila, napakaswerteng ina ni Corazon para mabiyayaan ng tatlong anak na lalaki, sina Augusto, Renante, at Eleazar. Bagamat mahal din naman nila ang kanilang ina, wala na yatang papantay sa pagmamahal ni Corazon sa kanyang mga anak dahil kahit anong hirap ng kanyang ginagawa para sa kaligayahan nito, hinding-hindi mo siya mapapaiyak. Isang kapangahasan ang susubok sa katatagan ni Corazon sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Itong 10 peseta, ibigay mo kay Praile Benedicto para sa taripa ng bahay. Ito namang 10 peseta, ibigay mo kay Maestro para sa inyong pag-aaral. At ito naman, ibigay mo kay Frau Anastasia para sa mga manok at itlog na nakuha natin. 10 para sa taripa ng bahay. 10 para sa pag-aaral. At 10 para sa pagkain! May 3 pang pesetang natira. Tigi-tigi sa kayo mga anak ko at bumili kayo kung ano ang gusto ninyong bilhin. Maraming salamat po, ina. Ang bayad po talaga sa amin. Kaya kayo po ang pinakamamahal naming ina sa buong mundo. Ako lang ang ina ninyo dito sa buong mundo at ako lang ang nagmamahal sa inyo. O sige na, humayo na kayo bago pa magdilim. Sige po, ina. Sige po, ina. Sige. Mag-ingat kayo. Sige po. Ayan! Talo kayong lahat! Daming pera to! Namalasan talaga kayo. Daming pera to! Uy, teka! Paano na yung mga pinag-uutos sa atin ni Ina? Inaubos na ang pera natin! Si Augusto kasi, sabi ko huwag na dumaan dito sa taberna. Nagpilit pa kasi. Paano natin ipapaliwanag kay ina ngayon yan? Eh kung sabihin na lang kaya natin na may bandidong humarang sa daan tapos pinagkukuha yung pera natin. Inagawa na natin yan nung hili tayong pinababayad ng taripa sa mga praili. Sabihin na lang natin na butas yung pantalon ko. Tapos hindi ko alam na nauhulog na pala yung pera. Yun ang ginawa nating katwiran nung nakaraang buwan eh. Nung pumunta tayo sa mga gawa ng kahoy, nung nakumumpuni sa mga nasira nating aparador. Bakit hindi nyo subukan umakyat sa puno ni Baruka? At mamulot kayo ng mga kumikinang na bato? Ikamatay ng pag-akyat sa puno ni Baruka eh. Mga kaibigan, sa dami ng kalokohan na ginawa ninyo kay Corazon, na tanging nagmamahal lamang sa inyo. Sa palagay nyo ba?
Bubuhayin pa ba niya kayo kapag nalaman niya ang kabalbalan na ginagawa niyo dito? Hindi! Ang dami kong pera! Rextor, pwede ba magtanong? Ano yan? May nanay ka ba? Eh, boy. Ano ba klaseng tanong niya? Meron. Nasa China. China? Nasa na ba tayo? Papunta sa bayan ni Corazon at ng mga anak niya. Tama kaya itong pinagbagsakan natin sa baul? Kinakabahan ako eh. Bakit? Bakit? Kailan ka ba hindi kinabahan? Eh, boy. Jewel, may nararamdaman ko. Nararamdaman niyo ba? Ano? Ano may pakpak? Pakpak? Ano yun? Ayun! Tama na to. Konti na lang. At alam niyo ba na ang isang bato ang katumbas sa isang taong pagtatrabaho ni Ina? Pababayaran na natin lahat na nawala natin pera sa kanya. Baka dumating na si Baruka. Ganitong oras daw kumakain si Baruka ng mga hayop na nahuli niya sa may tubigan. Mga lapastangan! Anong ginagawa niyo sa pugat ko? Biro ko lang mga anak mo, Corazon. Tsaka hindi naman nakakyat yun sa puno ni Baruka dahil tsakang kamatayan nila doon. Hindi mo kilala ang mga anak ko. Baka nakabalik naman na sila sa inyo. Mabuti pa, umuwi ka na lang. Huwag mo sila masyadong alahanin. Malaki na sila. Hindi na sila bata. Umuwi ka na lang. Bakit? Kapag malalaki na ba sila, hindi ko na sila anak, ha? Mga kambo ni Baruka! Mga kambo! How's that again? Sino kayo? Kailangan po namin ng tulong! May nakita po kaming malaking-malaking ibon! Hating hayop, hating ibon! Laki-laki-laki! Si Baruka! Diyos ko, mga anak ko! Saan niyo siya nakita? Baruka! Sino kaya yun? Baruka! Excuse me po. Ipambihira naman po kayo. Tinatawag niyo pa yung manananggal? Ipang niya naman mahanap yung mga anak niya. Baruka! Excuse me ulit. Pwede ho bang doon na lang ako sa likod magbantay? Maglo-look out na lang po ako. Duwag. Napakaduwag mo talaga, Rex. Anong kailangan mo sa akin, dinalang? Ako ang ina ng mga kalalakihang hinuli mo! Sila ang kusang umakyat sa puno ko para maghinakaw ng makikinangkong bato! Parang awa mo na! Kaawa mo sila! Hindi kinakaawa ng mga makasalanan! Makasalanan para sa mata mo, Baruka! Pero sa mata ng isang ina, anak ko pa rin sila! Ina! Patawarin mo! Mga anak ko! Ina, patawarin mo kami! Baruka, maawa ka sa kanila! Pakawalan mo na ang mga anak ko! Hindi ganong kadali magpatawad sa mga nilalang na tulad ninyo. Nananahimik ako at ang aking mga anak sa aming puno. Ngunit kayo palagi ang gumugulo! Oh, Joel! Oh, Tata! Hindi sapat ang dami ninyo para ako ay maigupo! Support lang po kami dito! Promise! Ito ko si mga kasama ko! Mapipilit eh! Magsabi ka lang ng kahit na anong kautosan! Gagawin ko! Pakawalan mo lang ang mga anak ko! Mahirap pagbitiw ng salita nila lang. Baka kainin mo lang ito.
kahit na ano! Sige. Susubukan ko ang tapang at determinasyon mo, nilalang. Pakakawalan ko ang mga anak mo sa isang kondisyon. Ibalik mo sa akin ang tatlong batong nawawala sa akin. Tutulungan po namin kayo sa paghahanap. Isang bato, isang anak. Makuha mo ang tatlong bato, pakakawalan ko ang iyong tatlong anak. May mailiban kang isa, isa sa anak mo ang magsasakripisyo. Paano naman kami? At paano naman, dyan sa taong bakal na yan, maiwang ka dyan. May tatlong araw kayo para kunin ang aking mga bato. Pag nakuha niyo lahat, pakakawalan ko ang inyong mga anak kasama ang taong bakal. Sana hindi na kayo tumulong. Tuloy na napahamak pa yung kaibigan ninyong taong bakal. Basta po, ang isipin na lang po natin, makukuha po natin silang lahat. Nga po. Yung unang dalawang bato, madaling makukuha yon. Yung batong umaalab, ginamit ni Fraile Benedicto sa puso ng mahal na patron sa simbahan. Yung ikalawa naman, yung batong magaan, nasa kabilang puno ng mga haribon. Pero yung ikatlo, yung batong matingkad, yun ang mahirap hanapin. Ang alam ko matagal na itong nawawala. Dinagit ito ng mga dating taong ibon na nakatira sa pugad ni Baruka. Mabuti pa po. Magpahinga na tayo. Para po, maaga tayo bukas. Aba, hindi. Pagkakain na pagkakain nyo, lalakad na tayo. Tatlong araw lang ang binigay sa akin ni Baruka para iligtas sa mga anak ko, pati na yung kaibigan ninyo. Alam ko namang kay Baruka ang batong maalab, Corazon. Hindi ba dapat panahon na para isoli na ang batong yan? Ngunit marami na ang nananalig dito. Nananalangin ang mga tao sa Panginoon. Hindi sa estatwa, hindi sa bato. Mga palamuti lamang ito. May magdadasar pa rin naman, Father, kahit wala ang bato. Fraile, tutumbasan ko po ng isang taong paninilbihan dito sa simbahan ang maalab na bato. Kung sa bagay ay umalis ang punong tagapagluto sa mga fraile. Ako na po ang maghahatid ng pagkain dito sa simbahan. Kumahingay! Baka bumalik yun! Madamay pa kami sa'yo! Gusto, gusto! Wala ka bang ibang maisip kung paano tayo makakawala dito? Huwag tayo maghangad. Pag tumakas tayo dito, mas lalo lang mahihirapan si Ina. Dagdag problema lang tayo sa kanya. At least may isa lang ba to? Tutugo! Pero paano kung hindi makuha ni Ina yung pangatlong bato? Huwag na kayo mag-alala. Nakapagpasya na ako na ako magpapaiwan. Ako rin naman na may kasalanan dito eh. Narinig ko sa hangin ang katapangan mong harapin si Baruka upang mapakawalan ang mga kinuha sa iyo. Ano naman ang misyon mo dito sa aking kaharian? Gusto ko pong kunin sa inyo ang magaan na bato, mahal na Haring Ibon. Inaaliw mo ako! Hindi po ito sa inyo! Ang lahat ng makuha mo sa isang kaaway ay pwede mong ariin na parang sa iyo na rin. Hindi po kayo magkalaban! Kaaway ko si Baruka sa pagkain. Higit na malalaki ang lahi nila kaysa sa amin. Palagi kaming naaagawan ng pagkain. Mahal na Haring
maaaring ibon, ibigay niyo sa akin ang magaan na bato. Pinapangako ko sa inyo, sa loob ng isang taon, mag-aalay ako sa inyo ng pagkain. May papangako mo yan? Opo. Sa puso ng ina, hindi mawawala pag-ibig na wakas. Salamat po. Marami pong salamat. Ang katulad ang inyong ina sa pagmamahal sa inyo. Dahil sa determinasyon ng inyong ina, nakuha niya ang dalawa kong bato. Dahil sa kanyang determinasyon, mamili kayo sa sarili ninyo kung sino ang dalawang pakakawalan ko. Yung dalawang kapatid ang unong pakawalan, Baruka! Tia Gusto, nakapag-isip na rin po kami. Kung hindi makukuha ni ina ang tatlong bato, mas lang naisip pa namin maging kabayan lahat sa'yo. Huwag niyong gawin ito, mga kapatid. Kailangan kayo ni ina. Tayong tatlo may kasalanan na gusto, hindi lang ikaw. Magbabayad ang isa, magbabayad na ang lahat. Ha? Ano magbabayad ang lahat? Ako una-una. Wala naman akong kasalanan eh. Ma'am, may I go out? Sa pagkakatanda ko, wala na ang mga taong ibon sa ating bayan, Corazon. Saan na ho sila naglalagi? Pagkatapos ng kanilang giyera sa kampo ni Baruka, namalagi na sila sa ikatlong bundok pagkatapos ng ating bayan. Sa ikatlong bundok? Naku, hindi ho namin mapupuntahan yun sa loob ng dalawang araw. Malamang. Mamatay ang mga anak ko. May iba pa po bang paraan? May naisip po ako. Magtitigis ng hirang gagawin ang... Nais nyo akong gawing sasakyan upang makapunta sa ikatlong bundok? Kahit di po kayo. Kahit po ang mga kasamahan nyo. Ang batas dito sa mundo namin, ang bawat kahilingan ay may kapalit. Mahal na Haring Ibon! Dadagdagan ko pa ng isa pang taon ng pag-aalay sa inyo ng pagkain! Huwag na po, Aling Corazon. Ha? Mahal na Ari! Pwede po ba akong lumapit sa inyo? Bakit? May ibubulong lang po ako sa'yo. Eh, Poy, anong sasabihin mo sa kanya? Secret. Secret? Anong secret? Alam mo, Apple, ang galing ng pagkakaisip mo dun sa pagbibigay ba ng bilog na pantay-pantay na laki na bato sa Haring Ibon? Naku, meron po dati sa puna nun sa bahay. Talaga? Siguro napakayaman ninyo kung saan pa nun kayo nakatira. Hindi po. Alam mo, sa sobrang tuwa ni Haring Ibon, aba, nakalimutan na niya ang paglilingkod ko pa ng isa pang taon sa kanila. Sa dami ba naman ng batong binigay mo? Okay nga po yun eh. Para ang mga prime nila lang po ang paglilingkuran ninyo. Tama. Ano nga pala yung tawag dun sa mga bato na binigay mo sa Haring Ibon? Mga hulin po. Hulin? Meron pa nga pala pong natira. Ha? Apo. Apa, ang ganda. Pakalayo-layo na kami sa mga tulad nyo. Kayo pa ang sumusunod. May mahigpit akong pangangailangan na kayo lang ang magpagbibigay. Paano ka naman nakakasiguradong tutulong kami? Kung kinakailangan kong manirahan dito ng isang taon para pagsilbihan ko kayo, gagawin ko! Ano ang kailangan mo? Ang matingkad na bato ni Baruka. Hindi na namin ito maibibigay sa'yo. Dahil wala na yun sa amin. Ha? Eh, nasa na ito? Dahil alam namin. Ayun ang pinakamahalagang bato ni Baruka.
ibinauna namin yun sa kaila-ilaliman ng lupa. Kung saan, ang isang katulad niya, ang kalahating ibon, kalahating hayop, ay hindi na mabubungkal pang muli. Tayo. Naku, kayo na lang mga bata ang magpahinga. Pero po ang problema, kung saan po eksaktong ibinaon ng mga taong ibon ng ikatlong bato. Naku, kahit saan pa yun, kailangan ko itong hanapin. Hahanapin ko. Pagod na po kami. Kanina ba po tayo? Pagod na po kami. Isang araw ko na lang kailangan mahanap yung batong yun. Kundi tuluyan ko nang hindi makikita ang mga anak ko. Kailangan ko hanapin yon. Kailangan ko hanapin. Ngayon, Corazon, mamili ka sa mga anak mo kung sino ang maiiwan dito para magsakripisyo. Ina, ako na lang po ang iwan nyo. Magiging mabait na po ang mga kapatid ko pang habang buhay. Wag, ina. Kailangan mo si Augusto para may katuwang ka sa gawaing bahay. Ako na lang, ina. Bata pa ako. Marami pa akong magagawang kasalanan kung ako may iwan kasama nyo. Baruka! Ako na lang kaya ang ipalit mo sa isa sa mga anak ko. Wala kang kasalanan. Ang sabi mo, isa ka ring ina. Alam mo ang damdamin ng isang ina na mawawalan din ng kahit isa sa mga anak niya. Hindi ko makakayanan. Nagtagumpay ka pa rin, Corazon. Kakaiba talaga ang tatag at tigas ng ina para sa kanyang mga anak. Wala nang mas titingkad pa o kikintang pa sa puso ng isang ina. Wala nang mas importante pa kaysa sa pagmamahal ng isang ina. Napasa mo lahat ng pagsubok ko at naisoli mo sa akin ang lahat ng batong nawawala pa. Makakalaya na ang inyong tatlong anak kasama ang kaibigan ninyong tao ba? Ano to? Malaya tayo! Salamat! Anak. Mami, happy Mother's Day! Thank you, thank you. Thank you, ha? Ay, nako. Lourdes talaga, ganito. Wow! Thank ito you, anak. Ay, ito. Nako. Alam niyo ba, ito, ha? Kinuha ko pa to sa hardin ko para sa'yo, anak. Wow. Thank you! Inayos ko na lang, eh.
Uy naman, how sweet ka naman. Ako rin, may regalo sa inyo. Ito, oh. Ayan, para sa'yo yan. Ay, ha? Salamat, Gelay, ha? Oo. Oh, oh. Naku, Gelay. Oh. Ang mahal nito, ha? Wala ka naman yan. Ko naman, alam mo, hindi ko ginagamit yan. Kaya sa'yo na lang. Thank you, ha? Oh. Ito naman sa'yo, Lourdes. Ay! Isura mo na! Ano pa hinihintay mo? Mawala ako dito sa mundo. Mayroon po! Mayroon ka sa inyo! Ay! Mababait talaga. I love you. Thank you. How sweet naman. Saan kayo kumuha ng pambili nito? Nag-ipon po kami. Lahat po nang binigay sa amin ni Lola Gelay, inipon po namin para pambili po sa inyong lahat. Bakit na? Eh, naku, Gelay, akalain mo. Akala ko pa naman, itong dalawang apo natin, eh, kasi akala ko hindi napantay yung pagtingin nila sa ating dalawa, eh. Tasya, kung may mag-iisip ng ganyan, di dapat ako na. Dahil mas matagal nila akong di nakasama. Thank you. Happy Mother's Day! Bata, wala kang 16 years old, hindi pa dapat magtrabaho? Hindi. Pwera na lang kung kasama nila ang parents nila, guardians nila, family members nila sa family business nila. E paano yung mga artistang bata? Pinapayagan naman rin eh. Basta, public entertainment and information. Pero meron din dapat working child's permit. Meron pa palang ganun? E saan? Sa Department of Labor and Employment. Bago sila mag-taping o mag-shooting. Bakit naman kaya ganun? Dahil gusto ng government natin na pangalagaan ang mga bata para hindi sila abusuin at apihin. Halika na, kuya. Magpakwento na tayo kay Lola. Tara! Uh-huh.